pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nais matiyak ng pinuno kung ano nga ang paratang ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't kinabukasan, ipinatawag niya sa isang pulong ang mga punong pari at ang buong Sanhedrin. Pinakalagan naman niya si Pablo at hiniharap sa kanila. Nalaman ni Pablo na dooy may mga Saduceo at Pariseo, kaya't sinabi niya ng malakas sa Sanhedrin, "Mga kapatid, ako'y Pariseo at anak ng mga Pariseo at dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, kaya ako'y nililitis ngayon." Nang masabi ito ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduceo at nahati ang kapulungan. Sapagkat naniniwala ang mga Saduceo na hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng mga ito at lumakas ang kanilang sigawan. Tumayo ang ilan sa mga tagapagturo ng kautusan na kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol, "Wala kaming makitang pagkakasala sa taong ito. Anong malay natin? Baka nga kinausap siya ng isang espiritu o isang anghel." Naging mainitan na ang kanilang pagtatalo at natakot ang pinuno ng mga sundalo na baka bugbugin nila si Pablo. Pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok muli sa himpilan. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gagawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin. Hindi lamang sila ang idinadalangin. Idinadalangin ko pati ang mga mananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila ay ibinigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Mapagmahal na Ama, hindi ka kilala ng mga tao sa daigdig, ngunit kilala kita at alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.